Alright, so magandang gabi sa inyo mga kababayan. Ito huli ang inyong ubang lingkod, Johnny Tabagger. Good morning night sa inyong lahat. Ito si General Bato de la Rosa. Binoto ko po ito noong 2019. Bilib ako sa kanya kasi kita ko yung nakaraan niya na talagang nung araw pa sanay na sanay ito sa anti-insurgency sa Mindanao. Diba? Nakakasama niya sa pakikipaglaban itong grupo ng tantad na ayaw ng mga bandido. Oh. Kaya lang ho, pumasok po siya sa politika pagka-retiro niya. When it comes to loyalty, well, he's ever loyal. Diba? Pagdating naman ho sa harapan ng oligarko, parang doon tayo nagkaroon ng problema. Especially the oligarch, the ABS-CBN, the Lopezes. Diba? He's in favor na magkaroon, mabigyan ng ano ng prangkisa ang ABS-CBN, but he didn't explain furtherly bakit ganoon ang kanyang stand, di ba? Bakit ganyan ang kanyang stand na sinabi lang nila ni Bongo, Manny Pacquiao, kausapin namin sa presidente, sabihin namin bigyan na kayo ng prangkisa, di ba? Mali. Bilang senador, dapat nag-express po kayo ng neutrality. Dapat wala kayong side na babanggitin. Neutrality, why? Hayaan nyo muna, dapat ang sagot doon. Yan naman ho ay prerogative po ng Congress. Prerogative ng Kongreso na mag-process, mag-investigate ng prangkisa ng isang korporasyon. Lalo't maraming complain laban sa ABS-CBN. Para ma-evaluate kung dapat ba silang mabigyan pa ng panibagong prangkisa. Diba? Gagpaanin natin, lahat naman tayo gusto natin, rule of law. But sa ganang namin, we will decide once the bill or once the application reaches the Senate floor. So ganun, neutral lang. Neutral lang yan. Wala pa naman kasi, di ba? Wala ka pang dapat mag-side-side dyan. You're a senator. Isa kayo sa mga didinig dyan, isa kayo sa magbobotohan dyan sa plenaryo nyo. Kaya lang, bakit nagkaroon ng side-side? Ito pa, something that I hate on the day on October 8 is yung isang kasalanan na pagsisinungaling. Sabi niya, matagal na daw nila yan na plano ng PDP laban na siya yung patatakbuhing presidente. But there was an interview, di ba? There was an interview, Rosa, Gonzaga, di ba? Papareho pala kaming bumot. Yan, I vote for Bato dahil yan, because of the death penalty. Tahimik na, wala na nangyari. Totoo nga eh, di ba? Alam niyo, ito lang ha, isingit ko lang, ang death penalty. Hindi ho kailangan magpasa ng death penalty. Ha? Well, hindi kailangan magpasa ng death penalty. Dahil meron tayong existing death penalty law. Yung death penalty law po natin, yun po ay suspended lang ang implementation. Okay, so kinakailangan lang yun, i-push nilang mabuhay uli ang implementation ng death penalty law. Okay, so mabalikan natin dito ngayon itong kay General Bato. At sabi niya, matagal na raw na plano ng PDP laban na siya yung patatakbuhin bilang presidente. It's a big lie. Sabi ko nga, nataranta lang kayo. Alas tres na ng hapon nang malaman niya, he was called upon na wala, sabi ni Nakusi doon, wala na, si Sarah hindi na tumakbo kasi around 2 or 3 naglumabas na sa national television si Sarah, nagpapasalamat doon at ininsist niya talaga na gusto niyang matapos ang isa pang termino sa pagka-mayor, 'di ba? 'Yun ang gusto niyang mangyari. Diba? Okay, bakit naman? Nung una pa naman kasi, 2019, pinupus na siyang tumakbo magpresidente. Ang bango-bango pa ng Duterte administration na yan. Ang sabi po nito ni Sarah, sabi na lang natin 2020 na nga para wala nang magalit. 2034. Ako nagulat. Bakit 2034? Why not 2028? Sabi ko. Why not now? Magsabong bongsa. Ayaw talaga rin. Diba? Ang daming humimok, ayaw. So, ilang beses rin yung sinabi. Ang problema lamang ho kasi dito kasi kay Sarah, hindi ho kasi sarado magsalita. Katulad nitong
gusto ko sana, 'di ba? Palaging may pasubali sana. Meron kasi kaming maliwanag na kasunduan ni presidente na isa lang sa amin ang pwedeng tumakbo, 'di ba? Oh, sabi nga ni Miss Iponera, yan, sinali kasi nila sa laro nila si Mayora. Eh, iba yung style ni ma'am. Oh, decisive si ma'am. Alam niyo ba, nung hindi ho, itong mga kasama ko sa Lupon, ha, sa barangay namin, kausap ko kanina, may hearing kami, sabi nila, kapag si Sara hindi tumakbo, they want Sara to run. Pero nung sinabi niya ng apat na beses ng ayaw niya, kapag si Sara napanindigan niya yan, hindi siya tumakbo. At hindi siya nagpadala dyan sa gusto ng mga grupo-grupo na yan. Tataas talo, respeto ko sa kanya. Alam niyo ba yung mga kausap ko na yon? Mga matatanda yun. Mga talagang diehard ho yun sa mga Marcoses. Some of them, ayaw nila kay Sara. Pero nung maging desisyon ni Sara ang ganun, may paninindigan pala siya. Tignan natin hanggang November 15. Diba? Oo. Importante dito, mga kababayan. Ito yung sinasabi ko. Ano ba ang kailangan ng ating bayan? Trio. We need the trio. Ito hon dapat ma-realize nila, Kabadong Arateles, Banat Bay, sino-sino pa ba yung iba dyan na lahat mga vloggers, Takero Miyamoto, sino pa yung mga kaibigan nating vloggers dito? Kailangan ho natin ang trio. Dahil kailangan natin ng nation builders, the more the better. And then si Sara, i-prepare natin. Di ba? Eh Sara, malamya magsalita, hindi pang presidential. But, napag-aaralan yan eh. Ang importante dito is the character. Character at yung kakayanan na na-maintain niya ng maayos ang Davao City. Well, for me, that's a good point. Di ba? That's a plus point na. Ngayon, sabi ni Megazoid, nasira na si Bato. Ayun, nung palalayain sana si Mayor Sanchez kasi nagpadala na daw at nagli-lipstick. Okay, mamaya kayong sasagutin. Ngayon ho, etong kay Sara. Sa akin eh, gusto ko si Sara tumakbo sa Senado para ma-prepare. Diba? At sana maging Senate President siya, like let's say in the midterm ng kanyang termino. Let's say, i-contest ang pagkapanalo ng tatay niya bilang yung qualification nito. Base sa Article 7, Section 4. So bago pa ito mapababa sa pwesto, kung sakali man at wag namang mangyari, then the best option for the president prior to ibaba ng Supreme Court ang decision na magpapababa sa kanya based on the Constitution, mag-resign siya so that ang Senate President po ang mag-take over. Diba? Under the rule of succession, siya ang magiging vice president. Hindi papasok dito kung sino ang politiko na nagsampa ng petition laban sa kanya. Okay? Magkaiba po yun. Yeah, I know. Maka-BBMC si Takero Miyamoto. Wala naman akong sinabing hindi eh. Kay Takero kasi ayaw niya kay Sara. Okay? Ako naman, ang sinasabi ko po, trio. We need the trio. Kailangan natin silang mapakinabangan. Yun naman ang sinasabi ko. Magkaiba kami ni Takero. Kaya nga gusto ko sana ma-realize din nila yun, nila Kabadong Arateles, na maniwala na siya na nag-i-exist yung dati naman niya na naipaliwanag regarding sa blueprint at yung magandang relasyon ng mga Marcos loyalist at ng pamilya Marcos at ng Duterte. That we need trio. It's just a matter of time but for the benefit of our nation. We need this trio. Diba? Para sa taong bayan. Oh, BBM for President, Tatay Diggs for Vice President, and then Ito namang si Sara for the Senate. Okay. Ganun lang, 'di ba? Oh, maghanda, hindi piniprepare. Piniprepare hindi minamadali ang preparasyon. Alam niyo kung bakit? Ang purpose kasi nitong mga nangungulit kay Mayora ay ito ho yung mga tao na ako ay saksi ako no, yung mga dilaw na dilaw, 2010 pa lang, yellow ang kulay. Tapos, ngayon, lumipat agad sa kanilang kampo nung tumagilid ang bangka ni Panot. Diba? Pero ang kanilang gusto, puro
anti-Marcos, puro kontra sa mga Marcoses, kontra dito kay BBM. Kaya nga, ang ginagawa nila ngayon, ginagamit nila si Sara. Bakit? Hindi nila magamit si Lenny, kahit si Lenny Robredo na nagpipresenta, na siya na yung purpose ng pagtakbo niya ay para harangin si BBM. Diba? So balikan na natin ito ngayon, si General Bato de la Rosa. Yun yung kanina, sinasabi na isang nakasira nga sa kanya, totoo yun, yung muntik ng makalaya si Mayor Sanchez. Yun yung si Mayor Sanchez, etong si Mayor Sanchez ho, ang tanong, kanino ho bang batas nagsimula etong, pasensya na, alam ko may magagalit sa inyo, pero hindi naman ako, I'm not here to please everyone. Okay? Nandito ako para sa enlightenment, no? Sa abot ng aking makakaya. May malinawan tayong mga issue. Ito si General Bato de la Rosa, wag po tayong magtampo doon sa issue ng kay Mayor Sanchez na nakakulong at muntik ng makalaya dahil po sa GCTA. 'Di ba yung good conduct? 'Di ba? Oh. Tapos tanong, sino ba yung may kagagawa na gumawa ng batas na 'yan? Kaya naging applicable tuloy itong GCTA sa kanila at marami nang nakalaya. Diba? Walang magagawa ho si Bato eh. Opisyal siya ng gobyerno, kailangan niyang ipatupad ang umiiral na batas. Ganun lang yun. Wala siyang dapat kilingan dyan. Pagka-qualified, qualified. Sino may kasalanan, dapat sisihin yung gumawa ng batas at yung nag-aproba ng batas, yung presidente noong time na yan. Plus, ito pa. Anong dapat gawin ng mga existing lawmakers natin? Amend the GCTA. Okay? Ganun ho yun. So ngayon, etong kay General Bato, isang kasinungalingan lang kasi hindi ko nagustuhan that I heard from him, na ano raw, matagal na raw yan na tinatago ng PDP laban. Pero ang totoo, in one of his most recent interview, sinabi niya na alas 3 ng hapon, tinawagan siya ni, ito na yung nakusi. Kasi wala na silang alas. Di ba ho sinasabi ko sa inyo, inanalyze na po natin ito, na at the end of the day, ito magiging itsura ng PDP laban. Basura. Basura, trapo. Kung ano yung laman ng mga politiko nilang trapo, yun ang magiging mukha ng PDP laban, trapo. Anong nangyari ngayon? Naghahanap, di ba, ng magiging manok. Bakit? Para may kandidato, meron silang mahahawakan sa leeg. Ganyan sila kahuhusay. Para manatili sila sa kapangyarihan. Manatili sila dyan sa Malacanang, sa mga magagandang opisina nila, at higit sa lahat ang kanilang mga business interest. Totoo yun. Yan. Sumagot. Sumagot yung mga uwak. Diba? So, very desperate. Katunayan nga, nagkamali pa ng nailagay na partido eh. Why? Siguro ang nasa utak nila for Sara, kaya ang nakalagay doon na political party, hugpong ng pagbabago. Diba? HNP. No. HNP ang nakalagay. Tapos ito, pangalan ng na doon, Bato. Ito si Senator de la Rosa. Diba? Diyos ko, sabi ko, hindi totoo na matagal na to. This is just written. Today. O tama nga. Sinabi niya mismo, alas 3, 2 hours before, in-adjust pala, dinagdagan hanggang alas 10 ng gabi yung filing ng COC. Diba? Baka may mga humabol pa, magbago ang mga isipan, sumali. O, yung mga nagpapalihim lang. Diba? Ngayon, sinasabi naman din ni Senator Bato de la Rosa, mas komportable daw siya sa executive department. Kasi buong buhay niya, he was working with the executive department. That's a big lie. All his life, magkaiba kasi when we say you've been working with the executive department. Yes, indeed, you were working under the executive department. Diba, biyahe ni Koy? However, hindi direkta katulad ng trabaho ng presidente. Magkaibang bagay po yan. Magkaiba yan. Common sense. Alam na natin. No more further explanation. Diba? Magkaiba ho ang ikaw ang julalay o yung taga-sunod, taga-execute, diba?
ng utos ng galing sa amo mo. Bakit? Yung galing sa amo mo, kompleto na yan with contingency measure. Kung sakaling tumalpak ka dyan, hindi ikaw ang mabubukulan. Mamumura ka lang, mapipi ka lang, pero ang masisisi ng madlang people, yung boss mo. The chain of command. Diba? So isang malaking kalokohan para sabihin na I'm more comfortable and we don't fucking care about your comfort. Gusto mong maglingkod sa amin, sa publiko, mag, di ba, bilang senador. Then patunayan mo sa amin ang iyong kakayanan bilang senador. Oh. Ako natutuwa ako sa kanya nung nakipagdebate ito kay Kiko Pangilinan. Pero hanggang doon lang ba yun, mga kababayan? Bayad na ho yun. Tuloy-tuloy pa tayong nagbabayad buwan-buwan. What I want is continuous na pagtatrabaho, performance level. Di ba? Performance level, mala Ivy Marcos, mala Gordon. Pero matino na paglilingkod, matinong pag-iimbestiga. When you say in aid of legislation, Senator ba to? Ano nangyayari? Hindi ba kasali ka dyan? Oh, nagtatanong ka pa nga sa hearing kung uwian na. Di ba? Just stay na lang. Ang PDP laban, kung wala, manahimik na kayo. It's not the people's fault para kami ang perwisyuhin ninyo. Kami yung rumble-rumbling ninyo na, hindi, technique ito. Hindi, ano to si Presidente kasi, ay, technique niya to eh. Kahit pa technique ng Presidente yan. The President doesn't care at all. Why? Pababa na siya eh. Wala na siyang pakialam sa inyo. Anong sabi niya? Yung ginagawa niya pagtatanggol kay Duque kasi naniniwala siya sa kaibigan niya na pinakiusapan niya na maglingkod sa kanyang panahon. Ah? Nahihiya siya kahit pinagtatanggol niya yan. Kung babagsak siya dahil lang kay Duque, sasama siya sa pagbagsak. Oh. Ngayon isisisi nila kay Presidente, kawawa naman si Tatay Digong. Siya ang may kasalanan, bakit nagkarambol-rambulan ito? At ang anak niyang si Sarah, ipapambala ninyo sa kanyon. Ah, para manatili kayo sa kapangyarihan because you believe, ah, pag tumakbo si Sarah, panalo. Diba? Panalo. Alang iya, gano'n kayo nakasisigurong mananalo? Ah, mga political strategist nga kasi itong mga ito, mga kababayan. Ah, kahit na alam nilang baka tumagilid, naniniwala sila at the very last minute tungkol sa negotiation. Na baka somehow, si Bongbong Marcos ay bumaba pa mag-vice president pa. E di lalo magiging formidable tandem yan. However, kapag naglaban si Sarah at saka itong si BBM, alam nyo na mangyayari. Diba? Alam nyo na, unang-una, babatuhin ninyo ng napakakapal na putik si BBM. Ituturing ninyong oposisyon na samantalang noong 2016, diba? Na hindi man lang naisip ninyo na irekomenda sa presidente mabigyan ng pwesto sa gobyerno. Bakit? Obviously, PDP laban, mga kababayan, anti-Marcos talaga yan. Ha? Kulay, alam nyo na yan. Kulay thirds, ho yan. Oh. Diba? Yan ang PDP laban. Kita nyo ngayon. Oh, sila yung naghahabol. Sino ngayon itong namumroblema rito? Mag-isip, mag-evaluate. Diba? Taong bayan. Imbis na yung taong bayan, ang iniisip ngayon ay pagkain, hanap buhay, nagugulumihanan pa dahil sa magiging tandem-tandem, sino kaya ito, ganito. Hindi nakakatulong, nakapiperwisyo pa kayo. Yung katangahan ninyo, dahil puro kayo away dyan sa PDP laban, anong nangyari ngayon? Nilayasan lang kayo ni Pacquiao. Diba? Wala kayong nabuo na homegrown politician. Oh, but hindi na lang kayong nagkampihan luli, dalawang faction, at least may integrity pa kayo sa harap ng taong bayan. No. Kung ako ho ay boboto, mga kababayan, at titik at kailangan kong tumingin sa partido at makikita ko ang isang politiko na choice ko sana nakabilang sa PDP laban and knowing this political party gaano ito magmaneuver, gaano ito mag-control ng kanilang manok na ginagawa nilang chubibo, ginagawa nilang tutang turuan, ay hindi ko na iboboto. Bakit? Alam ko na eh. Ay, itong nasa likod pala na itong manok ko. Ha? Bagamat may kakayahan, mga manipulator pala. So, hindi na. So, that's why, shout out dyan sa mga nagsasabi na hindi man nakalipad ang agila ng Davao, meron namang pangbato ang DDS. Pwede ba?
mag-analyze po kayo ng maigi. Una niyong isa lang ang kapakanan ng bayan. 'Di ba? Kapakanan ng bayan ang una ninyong isa lang. Oh, ko. At wala akong pakialam kung kayo ay mga political analyst or what. 'Di ba? Pero ang isa lang ninyo lagad, ang ibabalanse niyo lang naman 'yan eh. Mahirap ba mag-analyze? Ilagay mo unang-una ang puso mo sa gusto mong gawin. Ha? Huwag mong isama ang dugo mo. Tapos pagdating ng ano, pagdating ng yung mga babalansehin mo ng bagay, kapakanan ng bansa, ito ba may kakayanan? May kakayanan? Ay, hindi. Tinaas ang kamay nito. Pag tinaas ba yung kamay, magaling na? Hindi eh. Pero tinaas yung kamay. Kung ganyan ang katuwiran palagi, wala tayong mahihita. Diba? Kung pataasan lang pala ng kamay, ang ating magiging basihan para sa ating kinabukasan. Diba? Wala ho tayong pinagkaiba. So, kaya lagi tayong ganito. Bakit tayo naghihirap? Because we deserve this. Because of our politics, because of our way of thinking, especially when it comes to politics. Hindi, political lang naman yan eh. Pabayaan na lang natin sila. Oh. Di ba? Pabayaan na lang natin sila. Yung iba naman, tignan na lang natin kung sinong lalabas sa botohan. Hindi nga natin kailangan tingnan eh. Tayo magdidikta, di ba? Tayo magdidikta ng botohan. Bakit? Wala naman siguro magdi-disagree sa inyo if I say. Hindi pa naman ako pinapanganak, sinasabi na yan eh. Sacred ang halalan. Di ba? The election is sacred. Hindi nga lang nila alam ipaliwanag. Oh. Kaya nalilito pag sinabi ng ipa-impeach natin, iparali natin. Di ba? Irali natin to. Pag sinabi na, uy, sabi sa Biblia, igalang daw natin. Hindi, masama naman yan eh. Don't be judgmental. Bakit? Hindi yan mapupwesto yung gobyernong yan, nabulok. Hindi ko sinasabi yung ngayon, ha? Baka ma-misinterpret ninyo, i-misinterpret nyo. Hindi ho. Ha? Yung mga nakarang administrasyon, bago kay Tatay Diggs, except kay ERAP. O, ngayon, bakit nangyari ang ganito? Diba? O, sige, damay natin kay ERAP. Eh, kung except kay ERAP, bakit nasipa si ERAP? Eh bakit? Sino ba may kasalanan? Di ba tayo pumili? O, paano natin pinili? Hindi ba ang sinasabi nga magandang taglayin ng isang leader? Okay? The leader must possess these characteristics. Lion. Okay? Katangian ng isang layon o ng isang tigre at talino ng isang lobo. Hindi ho ng ibon. Okay? Katangian ho ng isang lobo. Bakit hindi ng ibon? Kasi nandito sa babae. Ang labanan nandito, nandito sa ground. Okay? Yun ho ang ibig sabihin dun sa, ano ba yun? Parabola. Oh. Now, meron ho kasing matatalino, kulang naman po sa tapang. Hindi niya kayang protektahan ang kanyang sarili. Di ba? Samantalang, hindi naman po pwede itong ginawa ni ERAP na puro na lamang siya tapang. I really admired ERAP. Imagine na si ERAP nakakuha ng 94% na kuta sa Mindanao ng mga MILF. Diba? Hindi nagawa ni Gloria yan. Si Gloria nga sumuko eh. Ibinalik lahat. So, pero bakit na-disgrasya si ERAP? Diba? Hindi niya namalayan at hindi namalayan ng taong bayan, and this is according to ka Eric, sila yung nagpasimula ng NPA pa siya bilang kadre, yung hashtag na tawag dito, oust ERAP movement. That's according to ano, tawag dito, ka Eric. Yan, kay ka Eric. Oh, bakit? Eh sila na kasi isusunod dito ni ERAP sa kanyang ano, sa kanyang all out war. Diyan sa mga laban sa insurgency. Oh, kasi yun ang nagpapahirap sa atin eh. Hmm. 'Di ba? Bakit nagkaganon yung kay ERAP? Eh hindi kasi natin tinignan maigi sino ba yung karapat-dapat na maging presidente natin. Bumasi tayo sa sino yung sikat. 'Di ba? Ganun ang ginawa natin, palagi namang ganun eh. Cory Aquino came into power kasi sikat. Kasi namatay ang nasawa niya, puro tayo roon sa yung sa politics yung namatay ang asawa, ang tawag doon necromancy, yan necropolitics. Diyan tayo magaling sa necropolitics.
Diba? Uy, namatay, simpatsya tayo. Kaya kapag ka merong namatay, nako, asahan mo na. Oh, ano nangyayari doon? Wala, kawawa tayo taong bayan. Okay? So ngayon, balikan natin ito. Si General Bato. I like General Bato's stand in regard to death penalty. Pero parang kulang yata sa research. Dapat ang ipinus nila is para ma-reactivate ang death penalty law natin. Suspended lang yan. Hindi yan inabo. Hindi yan. It was not. It has never been abrogated. Iyon hong death penalty bago. Ah. So, panahon ni Ramos, nag-death penalty tayo, nagbitay ng isa, tapos sinuspend din na dahil maraming nagla-rally. Hindi natin kailangan ng mga leader ng bansa na ganyan, takot sa public pressure. Diba? Ang lalakas ng loob ninyong pirmahan, gawin ang batas at pirmahan ng death penalty law. Ang lakas ng loob ninyong magbitay, pagkatapos, duwag pala kayo kapag marami ng mga nagngangangalgal, marami ng nagagalit.